Sa loob ng 13 taong pamumuno ni Bishop Ruperto Santos bilang obispo ng Bataan, naging saksi ang lalawigan sa kanyang matibay na determinasyon at patuloy na tagumpay sa paggamit ng kanyang mga adhikain at advokasya kung saan nagawa niyang baguhin ang buhay ng maraming Bataenyo. Si Bishop ay napakatahimik na tao, pero very supportive. Lalong-lalo na nung panahon ng pandemya. Bigla na lang siyang lilitaw dun sa baga kung saan ako naka-assign dati at kukumustahin niya ako dun. Sa pangungumusta niya, palagi yun. Kahit sa simpleng pamamaraan, may dalang grocery, may dalang bigas, may dalang pagkain. At yun yung mga ilan sa mga bagay na paulit-ulit kong maalala kay Bishop Stud. Siguro yung magandang katangian na meron si Bishop Stud, unang-una ay yung pagmamahal sa simbahan. No, meron siyang foresight at kung paano yung pinapangarap natin, no, sa ating lalawigan, nais niya ay hindi sumabay at ay umadilante pa yung ating simbahan. Halos ang pahinga niya lang, dadating siya ng ganong oras, kakain, tapos kaming pahinga, alis ulit, ganon. Tapos kung ang pagkain naman niya, napakasimple lang din. Halos isang pirasong isda lang na ano, may sabaw, may gulay. Yun, ganun lang siya kasimpleng tao. He's very like a visionary. He has many plans to help the poor. And someone that has a heart for the lolos and lolas as well. He would really see to it na meron silang magandang kapaligiran at matitirhan dito sa bahay po. So, at sa loob ng 13 taon, maraming nabuong memorya at alaala na tumatak sa kanyang mga nakasalamuha, nakatrabaho, at nakasamang lumakbay at magsilbi sa Diyos. Ang favorite moments namin ay nung doon kami sa Roma, na ipaliwanag niyang yung buong istorya ng Vatican City. Punta kami doon, tsaka doon sa Jerusalem. Yun, medyo matindi ang aming mga natutuhan doon sa pamamagitan ni Bishop. Tatlong taon lang po siya sa Mariveles, pero yung mga pinagsamahan, yung time na napunta po siya ng Mariveles, yung panahon ng pandemya pa po talaga. So, nandun yung sakripisyo kaagad ni Bishop para po sa parokya. No? Andun yung pupunta siya kahit hindi niya po alintana yung pandemya, para lang po mapuntahan kami doon sa Mariveles. Siguro yung mga matingkad na memories kasama ko si Bishop Stud ay yung mga pagkakataon na umakyat kami ng bundok doon sa may bagak at may mga bagay kaming tinitingnan doon. Sa kabila ng mga unos, paghihirap at pandemya, ang presensya at determinasyon upang makapaglingkod sa Diyos at makatulong sa bawat Bataenyo ay damang-dama at hindi matatawaran. Throughout the pandemic, I saw his efforts to help healthcare workers and yung pag-care din niya, pagkukumusta niya sa amin, especially the times na naka-quarantine kami, and then sa mga lolos and lolas din. Siguro, na-touch ako nung, ayan, naiiyak ako. Nung pag-uwi ko from the hospital, siguro few minutes pa lang ako nakakababa, nandun na si Bishop. Nandun na siya. Tapos, pinray over niya ako noon. Tapos, binigyan pa niya ako nung picture ng Divine Mercy. So, siguro after more than 2 months ata yun, naka-recover ako. Early in the morning, every time na dumating ako sa office, unang-una kong chine-check kung merong instruction si Bishop sa email or sa text. Yun talaga, hanap-hanapin ko.
parang itong recent na mga text niya, sobrang inaano ko talaga siya. Tapos nung tumawag siya minsan, talagang parang na-excite ako. Na-excite ako na tumawag siya kasi galing siya out of the country. Then the following day na dumating siya, tumawag siya. Siyempre, mamimiss natin yung, mamimiss ko pala, no, yung kanyang kasipagan, no, yung pag-iisip ng mabuti para sa simbahan, ganun din naman para sa lalawigan ng Bataan. Okay, sapagkat nangarap siya, hindi lamang yung mga namumuno, opisyalis natin dito sa lalawigan, kundi pati siya. Siguro dahil pediatrician ako, I will miss the child in him. Yon, who is yung masaya, masaya-masaya even with little and simple things, simple pleasures. Parang bata na abutan mo lang ng lollipop, masaya na. Mula nung nagsimula na umiling siya, nag-request siya sa akin na siya ay ipagmaneho ko, dalhin ko sa isang lugar na siya ay magmimisa, o kung anong pake niya doon, sasama niya ako. Yun ay lahat sa akin eh, naging memory. Dahil ako ordinaryong tao, tapos kasama ko sa galang-galang na obispo ng Balanga. Diba? Sa akin, mahalaga na yun eh. Yung iba nga, ang tingin nila sa akin eh, ako ang tsuper ni Bishop. Pero hindi ako tsuper. Dahil ako talaga naglilingkod. Kasi pag pinag-drive ko si Bishop, ang tingin ko, naglilingkod ako sa Diyos. Ang hindi ko talaga makakalimutan, tungkol sa pamilya ko. Nung mga sandaling kailangan ko po siya, talagang mararamdaman nyo na nandun siya. Sa pamamagitan ng pamumuno ni Obispo Ruperto Santos, ang Bataan ay nabago. Nagkaroon ng mga gusaling naglalayong mas mapaigting ang pananampalataya, maghatid ng pag-asa at kalinga, at kagalingan sa mga mamamayan. Bukod sa mga struktura, sa kanyang pananatili sa Bataan ay nakapaglathala siya ng mga libro na nakatulong na mapatatag ang ating pananampalataya at tiwala sa ating Panginoon kahit sa gitna man. Tinawagan ako ni Monsignor Reggie, who was still the head of Clinica San Jose. And tinawagan niya ako, gusto daw kasi ni Bishop ng parang health forum ng mga lecture para sa mga pare. And siguro ang ano nga, syempre, concern siya sa health ng mga kaparian natin. Baka maraming nagkakasakit or something. So nag-ano siya kung pwedeng magpa-lecture. Alam ko si Bishop Stud ay napaka-tahimik na tao at hindi siya masyadong sentimental fool. Kaya iniiwasan din namin yung maging ganon. Pero natural, katulad ng isang anak na alam niyang aalis yung kanyang ama, yung nais naming sabihin lahat bilang mga pari at nais kong magsalita on behalf of all the members of the clergy na mahal na mahal namin siya, mag-iingat siya sa kanyang bagong destinasyon sa Antipolo. Hindi kami makakalimot, palagi namin siyang pupuntahan, lalong-lalo na kung maghatid kami ng solicitation letter. At mag-iingat siya palagi, palagi namin siyang ipagdarasal. At sana, Bishop, palagi mo rin kaming ipagdasal. Thank you very much, Bishop, for all your efforts, for your thoughtfulness and kindness and generosity for us sisters and for Bahay Puso in general. We really felt your love and care for the lolos and lolas. Salamat po sa lahat, Bishop. Lahat po ng naitulong nyo, na ano nyo sa amin, sampu ng aking pamilya, kasama ng aking pamilya, kasama. Salamat din po sa mga kapatid nyo.
kahit po kayo naroon, eh, pwede ko po kayong dala ng paborito niyong adobo. Adobong manok na may halong baboy, na may atay. Pwede ko po kayong dalhan at dalawin. Mamimiss po kayo ni Aya niyan, saka po ng aking pamilya. Kaya unang-una, nagpapasalamat po kami lahat dito sa Diocese ng Balanga sapagkat kayo ay naging biyaya ng Diyos daw para sa amin. Marami kayong naipagawa, naipaayos, at salamat no, sapagkat kami mga pari no, ay pinalalahanan niyo sa mga pagkakataong marahil na nakakalimot kami no, sa mga tungkulin namin. At umasa po kayo na patuloy kayong kasama sa aming pananalangin at nandito lamang po kami no, anuman ang inyong pangangailangan sa bago niyong assignment sa Diocese ng Antipolo. Sobrang thank you po. Thank you po talaga sa lahat ng mga nagawa ninyo for us. Di lang po sa akin, di lang po sa Chancery staff, pero sa lahat po ng taga-Bataan. Na-appreciate po namin kayo ng sobra-sobra and mamimiss po namin kayo. We love you po. Mag-ingat sa pagkain, matatamis para hindi tumaas ang blood sugar. At saka huwag magsusungit, yung matandang binata, sabi niya, matandang binata. Life is too short. Yun, so siguro, chillax-chillax lang pa minsan-minsan. Mamimiss po namin kayo, Bishop. Maraming salamat po talaga. Kundi po dahil din sa inyo, yung simbahan, hindi man yung istruktura na malaking ipinagbago talaga, pati po yung mga mananampalataya. Talaga mararamdaman mo yung pagnanais nilang makapasok sa simbahan po dahil din po sa ganda ng mga nagawa po ni Bishop sa parokya. Na bago po ang simbahan, hindi lang ang istruktura, kundi pati po yung mga taong mga nagsisimba talaga pong lubos-lubos po ang pasasalamat din po sa ating obispo po. We will miss you, Bishop Stud. Tulad ng sinasabi ko, yung samahan natin, pagkakaibigan natin, till death do us part. Maraming salamat, Bishop Ruperto Santos, sa iyong malasakit at panalangin para sa bawat Bataenyo.